Hello, Sagittarius. Welcome dito sa iyong reading March 19 to 31. Tingnan na natin ano ba itong mga paparating sa iyong blessings and challenges. Thank you so much to all na nag-subscribe sa ating YouTube. Maraming salamat din sa mga nag-like and follow sa ating Facebook, Instagram, TikTok. Regarding personal reading services, tingnan nyo yung ano, mga nakasulat sa description nitong ating video. Dumiretso kayo sa ating FB page kung balak nyong mag-book or mag-inquire, mag-PM lang kayo doon. Shoutout sa ating mga Facebook subscribers and YouTube channel members. Shoutout sa mga laging nag-aabang, sumusubaybay, nagla-like, share, and comment sa ating mga readings sa YouTube and Facebook. Sobrang na-appreciate ko po yung support ninyo and yung pag-appreciate ninyo sa mga readings natin. Yung mga nagtatanong guys kung nagtitinda ako ng ano, ng mga evil eye ring, ayan, kagaya niyan. Hindi naman ako nagtitinda pa kasi, wala pa naman akong business na ganyan. Oh, pero hindi ko alam, malay nyo in the future, ito ba yung tinutukoy nyo? Ayan, kasi ito. Oh, dalawa kasi to evil, ano, ito, ano, Hamsa and evil eye. Pero hindi pa ako nagtitinda right now, ha? Binili ko lang din yan para sa mga nagtatanong. At pasensya na kayo guys, na-distract ako. Hindi ko na alam po saan ako tumigil yung mga pinagsasasabi ko. Ano? So may ano, may commercial. Uy, meron kang ano dito. Both money, property, through an inheritance, winning or windfall. So may paparating na pera sa iyo, Sagittarius, whether this is something na ipinapasa sa iyo like pamana or reward, no? Hindi lang naman ito laging pamana. Pwede rin naman yung iba kung seswerteng kayo, baka manalo kayo sa ganito ganyan. Hindi lang pera ito, property. Property or pera. Siswertihin kayo, pwedeng ipapamana sa inyo yan. Or basta matatanggap nyo eh, through an inheritance or pagkapanalo. Pasensya na kayo guys, nagkaroon ng ano, commercial, kaya continue ko. Ayan. Basta itong marireceive mo na to, hindi lang to pera, pwedeng ibang bagay or property na pwedeng napanalunan mo, ipapasa sa'yo, or sinwerte ka, ano. Deep personal strength and peace that assures success. Wow, success. Success darating sa iyo. Kung may mga gagawin ka, yan yung asahan mo na malaking chances na maganda yung outcome or magiging successful yung outcome. O, meron din ditong matters tungkol sa kaibigan. Sabi dito, protection from a powerful friend. O, makapoprotektahan ka. Tutulungan ka, ipagtatanggol ka, hindi ko alam anong klaseng protection, pero powerful yung friend mo, pwedeng kilalang tao siya, may impluensya, ayan, famous or ano, may impluensyang tao yung person, yung friend mo. Time to go out and have fun. So itong mga petsa na to, pwedeng may mga time na magliliwaliw ka, no? Gagala, babakasyon, papasyal, mag-enjoy-enjoy, relax-relax, happy-happy. O may mga family matters din dito. May mga importanteng bagay or pangyayari related sa pamilya mo. Peace and harmony. Ganda. So, magiging mapayapa itong mga susunod na araw para sa iyo at peace ka. Ibig sabihin, pwedeng ano, wala masyadong mga pampasakit ng ulo or stress. Yan. Magkakaroon ka ng time na makapag-solo or makapag-relax malayo sa mga ano, istorbo or ano, distractions.
Sakit ng ulo, ano, stress, madi-distress ka, ano. Unsettled times, need to plan ahead. So, kailangan mong mag-plan ngayon na. Meron daw mga unsettled times na paparating sa'yo dito. Sabihin mo na, ano, ito na yung moment na mag-prepare ka na. Mo ano mang klaseng preparation, kung patungkol man saan ito. Kasi may mga time na walang kasiguraduhan eh, yun yung darating sa'yo, yung mga unsettled times na yun. Kaya mas maganda magplano ka ngayon at gumawa ka na mag-ano ka na, maghanda-handa ka na. Persevere and you will overcome problems. May mga problema pero maano mo to eh, kaya mong malagpasan, kailangan mo lang magtiyaga, magpakatatag and ano, maging malakas ang loob, magtiis, ayan, pagpasensyaan mo lang, lilipas din yan, maayos mo din yung mga problems na yan. And ito na yung mga magaganda, may magbubukas sa iyong mga bagong opportunities, possibilities, at mga paths. So, pwedeng may mga bago kang endeavors, or may mga bago kang experiences, or makikilala, may mga basa, may mga bagong darating sa iyo. Positive yung mga yan. Flexibility, may mga time na kailangan mong maging ano, flexible or mag-adjust, ayan. Be flexible in your methods, Sagittarius. Huwag maging rigid thinker. Kailangan explore mo yung ibang ideas, possibilities. Huwag kang mag-stick lang sa isang ideya or mindset or pamamaraan, no? Kailangan ikaw ay adaptable, flexible. Depende sa tawag ng sitwasyon, no? Authority. Take on the role of a leader and everyone will respect you. So, pwedeng this is an offer ng promotion or leadership role. May kinalaman man to sa career or hindi. Ikaw yung mag-ano dito. Pwedeng may mga bagay na aakuin mo. You will take the responsibility kung ano man ito. Okay? Pwedeng yung iba kailangan nyo ng magpaalam kung kanino man dapat magpaalam dito, kasi parang may person of authority na doon kayo dadaan para dyan sa concern ninyo. You also have many choices. So, ayan, dahil nga may archway, may mga magbubukas sa iyong bagong paths, experiences, and opportunities. Of course, magkakaroon ka ng maraming options. So, may mga pagpipilian ka dito. Opportunities abound, o diba? Pareho lang yan eh. Opportunity pa rin yan eh. Look at all your options. So, kung may mga bagay nga, diba, sabi nga dito, dapat maging flexible ka. I-examine mo tong mga methods na to, kung ano man itong methods man yan, or kung ano man yung tinutukoy dito na available to you right now. And huwag ka nga mag-stick sa isang ideya. Sabi ko nga, huwag kang mag-stick sa isang method or thinking. Explore mo yung ibang ano, explore mo yung ibang options mo, yung ibang possibilities. Yan yung nakikita ko dyan. You also have moving up. Wow, nagle-level up ka. Fruits of labor. Ang ganda. Marami kang matatanggap na grasya and success. Moving up, nagle-level up. Umaangat. Merong pag-angat dito ng career position. Meron din ditong pag-angat ng kinikita or sahod to the next level. O, diba? May mga aanihin ka, may mga bagay na magbubunga, resulta, ito na, parating na sa iyo. Fruits ng mga pinaghirapan mo. Ayan, it is time to reap. Ito na yung time na aanihin mo lahat itong mga ano, mga deserve mo na resulta ng mga itinanim mo. Resources. Marami ka resources available to you. Ayan, marami kang choices, options, maraming resources. So, napakamasagana. Napakamaswerte mo kasi hindi lang ikaw naka... Kumbaga, may mga
may pagka, meron kang pribileyo na makapili ka eh. Kasi hindi lang isa yung available to you right now. Marami kang options dito. Ayan o. Ang sabi dito, be grateful for what you have. Ito yung mga grasya na meron kasi mukhang nag-uumapaw. Outpouring itong mga blessings. So, gamitin mo wisely kung ano man itong mga resources na ito, mga blessings na ito. Tingnan naman natin yung love life mo, Sagittarius. Attraction. You are attracting the right person at the time, at the right time. So, pwedeng ano, may attraction na nangyayari sa iyo at saka dito sa person na binabanggit dito. Pwedeng vice versa. Pwedeng ikaw yung na-attract sa kanya o siya yung nagmamanifest ng kanyang pagkagusto, pagkaka-attract sa iyo, ano? Meron kang na-attract na person siguro ngayon, whether ikaw aware ka or hindi. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. So, pwedeng iba sa inyo, yung karelasyon ninyo, kakonect ninyong tao ngayon ay toxic. Toxic siya para sa inyo. Ayan, toxic relationship yung binabanggit. Pwedeng iba nakakaranas kayo ng nade-drain yung energies ninyo. Itong person na to parang vampire, na de-drain niya yung energy mo. O, diba? Energy and self-worth. Pwedeng iba nawawalan na kayo ng respeto sa sarili ninyo dahilan niya sa person yan. So, maliwanag na toxic connection yan. A fiery climax approaches. Uy, meron nang malapit ditong, ano ba tawag dun? Marating yung peak. So, kung ano man yung tinutukoy dito na eksena ngayon sa buhay mo, meron ditong parang malapit na doon sa pinaka, pag sinabi nating climax sa kwento, yun yung pinaka, ano, pinaka highlight ng istorya. So, ayan. Malapit na. Malapit ka na doon sa peak or climax. Itong iyong, ano, sitwasyon. So, malapit ng ma-achieve, malapit ng ma-solve. Depende kasi eh, no? So, kung ano yung, kung how this card relates to you na lang, Sagittarius, bahala ka na. Pero malapit ka na sa peak. Sa highest point or pinaka-exciting part. Pinaka importanteng part ng istorya mo or ng sitwasyon mo. Closing message. Meron kang the only thing that real is love. Shift your focus back to love. Pwedeng iba nawawala na kayo ng time pagdating sa relationships or yung mga bagay na pinaka-importante sa buhay ninyo, yung pinaka-essence ng life, ng relationship. Okay? Pwede kayong fixated sa success, fixated kayo sa pera, sa mga material, and then nawawala na ng saysay yung mga bagay na pinaka-importante sa buhay nyo, like family, or yung asawa ninyo, basta meron ditong mga bagay na ano, kailangan i-shift mo yung focus mo kasi nawawalan na doon sa picture. Nasasapawan na nung ibang bagay. Pero ang totoo, ito talaga yung mahal mo eh. So, ibalik mo yung ano mo dyan. Ibalik, i-shift mo yung focus mo pagdating sa pagmamahal. Yan yung pinaka dapat bigyan mo ng importansya right now, Sagittarius. Take care, God bless.